Nitong ika-20 ng Hunyo, isa po sa mga itinuturing na haligi ng pelikulang Pilipino ang sumakabilang buhay. Bilang aktor at direktor, umabot sa 600 pelikula ang kanyang nagawa. Sa kanyang pagkawala, nagluksa ang industriya at kanyang mga tagahanga. Ngayong gabi, sariwain natin ang makulay na karera ng premyadong aktor na nakilala bilang si Manoy, ang yumaong si Eddie Garcia. Tunay ngang hindi matatawaran ang talentong kanyang ibinahagi sa atin. Ito na ako. Hindi na magbabago. Pumanaw na po ang batikang aktor at direktor na si Eddie Garcia. Pero nitong nakaraang Webes, ika-20 ng Hunyo, ganap na 4:55 ng hapon, tuluyan ang natuldukan ang buhay ng nag-iisang Eddie Garcia. Ayon sa text message na ipinadala ni Dr. Tony Rebosa, spokesperson ng Pamilya Garcia, ang ikinamatay ng aktor ay multiple organ failure, head injury secondary to fall, causing fracture of C1 vertebrae. There was never any consent from the family na mag-withdraw ng life support. Kasi when you say withdrawal of life support, yung tatanggalin yung tubo, tatanggalin yung mga medicines, no, yung oxygen. Pero pumayag sila sa huli sa what we call DNR or do not resuscitate. Meaning, pag bumagsak na ang blood pressure at mag-arrest, they let him go peacefully. Ito yung ikatlong araw ng burol ng yumaong premyadong aktor na si Mr. Eddie Garcia. So nakikita mo, nandun yung urn niya na naglalaman ng kanyang abo kasi yun yung kamaypit na bili niya na talagang i-cremate siya sa kanyang pagkamatay. At nakikita niyo may honor guards na nakapwesto doon para bantayan yung kanyang urn. Maya-maya, hinihintay natin ay bibigyan ng military honors ang nakilala nating si Manoy. Siya si Eduardo Virches Garcia o mas nakilala sa industriya bilang si Eddie Garcia. Ipinanganak noong May 2, 1929 sa Huban, Sorsogon, panganay sa 5 magkakapatid. Laking probinsya na nangarap maging abogado, pero pagiging sundalo ang tinahak na buhay. Taong 1946 nang mapabilang si Tito Eddie sa Philippine Scouts na ipinadala sa Okinawa, Japan, noong kasagsagan ng 2nd digmaang pandaigdig. 1975, nung bagong-bagong artista ako, nagkasama na kami ni Eddie and knowing na kapwa kami Bicolano, so komportable na ako sa kanya. Nakwento niya about nag-start siya as a soldier, kasama siya sa Philippine Scout. Everybody has a dream and me, I want to be a soldier. Pero nagbago ang kapalaran ni Tito Eddie. Mula sa pagiging sundalo, nadiskubre ang kanyang talento sa pag-arte sa harap ng kamera. Huwag sabihin mo, masyado kitang inabi. Ang Siete Infantes de Lara, ang kauna-unahan niyang pelikula kung saan gumanap siya bilang kontrabida taong 1949. Dahil sa kanyang talento, kaliwat ka ng pelikula pa ang nagawa ni Tito Eddie sa ilalim ng Sampaguita Pictures. Ilan sa mga tumatak niyang pelikula ang Taga sa Bato noong 1957, Kondenado taong 1958, at Tanikalang Apoy ng sumunod na taon. Makalipas ang 2 taon, idinirek naman ni Tito Eddie ang kanyang kauna-unahang pelikula, ang Karugtong ng Kahapon taong 1961. Ilan pa sa kanyang mga idinirek ay ang mga pelikulang P.S. I Love You noong 1981 at Forgive and Forget sa sumunod na taon. Batang-bata pa si Sharon noon, first movie niya. And also my first time na maging director ko din si Tito Ed. Parang nagulat din ako na, ang alam ko kasi siya artista. Nung makita ko si director, Tito Eddie, director. Mas personal ko pang nakilala si Tito Eddie sa mga kwento ni Miss Bibeth Orteza, ang itinuturing na isa sa mga pinakamalapit niyang kaibigan sa loob ng showbiz. Unang-una, paano kung saan ipapakilala ang isang Eddie Garcia? Well, he was the epitome of professionalism. Yun ang unang sasabihin sa'yo ng lahat ng mga nakatrabaho niya. He would always tell the younger people that he worked with na you cannot make the traffic your excuse.
babae mo at kinumbida mo siya ng 7, kailangan sure ka na appetizers mo at least ready na by 6 because he will be in your house by 6. 7 dekada sa showbiz industry, 90 years old, saan niya po kinukuha yung enerhiya niya para magtrabaho? Kasi siya, ginagawa niya, mag-teleserye ng MWF. Mm-hmm. And then PTHS, that's for his indie films. Okay. Eh, pag nag-teleserye yan, walang cut-off yan, ha? Pumatapos siya ng 4 o'clock, 4 o'clock. So I asked him, you know, why are you working this hard? So, it's no longer a money issue for me. And then sabi niya, I'm aware na I don't have that much long to go. But I'd really rather be working every day because when I'm busy, I don't have time to think of death. Alam mo naman ang batas sa Mahento. Ang lahat ng tao ay may karapatan magpiyansa. Sa dinami-dami ng mga naging pelikula ni Tito Eddie, pinakatumatak sa kanyang mga tagahanga at talaga namang pinilahan sa takilya ang mga proyektong pinagsamahan nila ng isa pang yumaong batikang aktor, ang nag-iisang The King Fernando Poe Jr. Gaya ng pelikulang Kapag Puno Na Ang Salop. Pinuno mo na ang salop, Judge. Malapit na kitang kalusin. Bago mangyari ang Sargento, pupunta ka muna sa impyerno! Baka akala mo mainis mo ako, gung-gung! Nanasundan pa ng ako ang huhusga at nang hindi ka nasisikatan ng araw. Ano yung pinagsasabi mong hindi na ako sisikatan ng araw? Ha? Parang nakilala siya na hindi masalitang tao. Let's talk. But proper. Because he was always proper. He wouldn't grandstand just so mapansin siya. Pagaling yung Manoy, sino ho ang tumawag sa kanya noon? Well, because he's Bicolano. Okay. And Manoy is, it's actually pronounced Manoy. Ah. It's the Bicolano word for elder brother. May taong tumawag sa kanya noon? Well, kasi his naughty jokes, he would refer to his, yes, Manoy, good morning. Okay. But he... It didn't seem dirty when he would say it, so it hanggang naging tawag na lang sa mga 600 projects, 600 movies, paano niyo ho nire-reward ang sarili niya? He rewards himself also with the kinds of films na nakikita niyang ginawa niya. And it also, alam ko sa kanya, it makes him happy when people approach him and say things like, ako ho ang assistant director dati sa ganito, ngayon nag-direct na. He likes it when it's made clear to him that some people got to here, to this higher level, because he inspired them. Mm-hmm.